Toyota Innova na galing pa sa malayo, dumayo dito sa atin para ipagamot ang kanyang balatian. Ayan, kita natin yung gihambin nga balatian, nakailaw yung sign ng open rins. At saka ayan, nakailaw din yung sign ng pitaka. So 10,985 pa lang yung udo ng sasakyan. Pero okay lang kasi gano'n naman talaga, lahat ng bagay ay pwedeng masira. Jill! Sugo-sugo, Matske. Tanggal sa kore, be. Kari, tanggal na rin, kari. So, nanugo-sugo na naman si Matske. Ano sila yung agawan? Ano ka, EGR? Empiro. EGR? Pagkatapos kong mabigyan ng job order yung kasama natin, ay ayan, tinuyok-tuyok niya yung lahat ng mga bolt dito sa ibabaw para lumuwag yung kahimtang. Yan, so kitang-kita na yung mga bolt kasi wala na yung mga nakaharang. Ang problema naman dito ay sobrang tigas nung mga bolt, kaya ang ginawa ko ay nag-pass forward tayo. Ayan, so natanggal na. Wala na yung EGR, so nalagnot, talaibot na natin. Ito na siya, oh. Kita nyo naman na madali lang pala tanggalin to. Siyempre, dahil may hinala ako na nandito yung problema, kaya ginamitan ko ng maraming tuyok-tuyok yung mga bolt. Yan, so sobrang napaka-basic lang. Kapag ganito ay kailangan nating tuyok-tuyokin yung ano, ayan, observe ninyo, yung gear na yan. So kita nyo naman na stack up talaga yung kahimtang. Yan, nagdiwal-diwal pa yung dila ni Matski dito. So kapag ganyan ay hindi na natin gagamitin yung professional mode natin. Kanto style lang talaga. So kahit anong diskarte, ligwat-ligwat ng maraming bisis kahit saan. Ang importante dito ay mabunot natin yung gear na yan, so para maayos natin yung sira na. Huwag matakot kahit masira. Sira naman talaga yan. Ayan, so huwag na kayo magbas, magdiskarte na lang kayo kung kayo na yung nasa sitwasyon. Yan, so nabunot na. Kita nyo naman yung dahilan bakit tumigas yung kahimtang. Medyo tumaya-taya siya. Yung ibang gear naman, ayan, malambot lang. Pati itong iskuritoy niya ay tuyok-tuyok din yung kahimtang. So bali itong gear lang talaga na to yung dahilan ng lahat. Para maging matiwasay yung trabaho natin ay tinanggal natin yung yan, EGR square kit. Ano bang tawag dito? Hindi ko talaga to kilala. Basta tunggoy-tunggoy ata yan. So yan, kita na yung kahimtang niya. So ang ginawa natin ay pinalambot natin yung gear. Ayan. So mindset ba? Mindset lang yung gagamitin. Hindi na siguro kailangan pakita pa yung ginawa natin. Importante ay mapalambot mo yung gear na tumigas yung kahimtang. Tapos ayan, simple lang, ibalik ulit yung mga tinanggal. Alangan namang ipasok sa bulsa para hindi magalit yung may-ari. Kailangan talaga ipakita na wala talagang sobra. Ayan, so malambot na siya. Ganyan lang siya ka-smooth. Hindi tulad kanina na maguba yung smile natin. Ayan, so huwag kalimutan, ubusin lahat ng bolt. Pero pag may sobra talaga, ipasok sa bulsa para hindi na maglangay-langay pa. Ayan, tapos halukan ng maraming bisis. So pass forward tayo, nakabit na natin ng kunti. So kapag ganyan, kailangan lagyan talaga yan ng bolt. Ganun talaga yan, para hindi talaga magalit yung may-ari sa atin. Sa mga nagtatanong magkano yung labor natin dito, so kung ilang ikot lang yung mga bolt na tinanggal natin, so yun din yung bayad. Yaw-yaw di Amatski. Wala ning agas nga kulan. May nang gasubra kaysa gakulan. So pagkatapos ng ginawa nating mga basic moves ay dito naman tayo. Tingnan natin kung effective ba yung mga kahibangan na ginawa natin dito. Yan, on the ignition, Matske. Start the engine. Ayun. Yun, oh. Wow, kita natin na wagtang yung kahimtang dito ng sign ng pitaka. Pumasok sa bulsa. Karon, ipadako na po ni Matske ang libor. Ayan. Sige, pakipagyod. Sige, pakigyod ka na. Sige pa, sige pa, sige pa. Oh, tama na di ay. Istoryahe di ha, sir. Ikaw na po, kapoy na ko. Aga sindangan. Sindangan. Oo. Sige, salamat sir, salamat. Thank you. Salamat. Nainay, sige. Yun, so tapos na. Kaya pina-atras na natin na nakauna yung atras. Yan, tumama rin yung atras mo, Matske. Nakauna na rin yung atras. Kumabanti, nakauna na mga bante. Bye.